Yo, what's up, Davy Cods? Welcome to my new vlog. Meron tayong bagong i-review ngayon, ang Honda ADV 160. Bagong-bago na naman ito, kaya tara guys, samahan nyo ako. At pag-usapan natin kung anong bago na meron dito sa motor na ito. At siguradong excited na kayo kung kailan ito ilalabas dito sa Pilipinas. Kaya unahin natin itong cockpit niya. Ayan, may pindutan siya dyan. Na ayan, makikita nyo ang kanyang panel gauge. At makikita rito ang odometer, RPM, time, at voltmeter, trip meter, at fuel consumption niya. So, ayan yung mga bag features na meron siya. Nauna itong i-launch sa Indonesia kamakailan lang. At sigurado excited na ang lahat. Kaya naman, inaabangan na to dito sa Pilipinas. Kaya naman, mag-ipon-ipon na tayo para mabili natin ito pag ito ay na-launch na rito sa Pilipinas. At syempre, magpaalam na kayo sa inyong partner o kaya sa inyong girlfriend. Ang angas talaga tignan itong bagong Honda ADV na to, guys. O, walang kukontra. Isahan natin sa kanyang headlight. At syempre, fully LED na itong headlight niya. Ayan yung sa red version. At ito ang white version. Ito naman ang black version. Puntahan naman natin ang kanyang taillight, guys. LED na rin to at ang kanyang signal light. At ito, guys, mataas na ang kanyang windshield. Kaya pagdating sa long ride ay lesser na ang hangin na tatama sa ating katawan at lesser na rin ang wind noise. At ito naman ang kanyang seat cover na talagang hindi tinipid. At ito naman ang kanyang under seat compartment na mayroong 30 liter capacity. At ito ang view sa kanyang side fairings. Ganda. Mukha siyang mga muscle, no guys? At sa side na to makikita ang pride of ownership. Yan. Honda! Ito naman natin ang kanyang rear shock suspension. Ito ay dual rear shock na may tatak na Showa. At kung ganito ang ilalabas sa Pilipinas, ay talagang napakaganda nito, guys. Dahil napaka lambot ng kanyang suspension. Kaso, maapekto ng kanyang price. Dual telescopic fork sa harap. Puntahan naman natin yung kanyang special safety features, guys, na gustong-gusto ko. Ito yung HSTC, Honda Selectable Torque Control. At ito naman ang kanyang braking system, guys, na may ABS at combi brake system. Which is safe na safe ang yung travel dito. Especially sa long ride, guys. No? Ang caliper nga pala ito ay Nissan caliper, so talagang subok na ito, guys. Ang likuran naman ito, guys, ay disc brake na siya, so maangas talaga ang ito. Tsura nito, guys. Ito naman ang kanyang mga fairings, guys. Ayan, sa left side. So, ang ganda. Ayan, at meron din siyang tatak Honda. Diyan. Ayan. Puntahan naman natin ang right side fairings nito, guys. Ayan. Ganda. Okay, pati signal lights niya. Cockpit. Okay. At hindi na mawawala, guys, ang keyless entry. Ayan. Yung knob niya. At ang anti-theft alarm na meron siya. At ang answer back system para madaling hanapin ang motor ninyo sa parking area. At yan ang kanyang handlebar na napaka-solid. Tignan. At ito parang may kaliskis. Oh. Ayan. At yung kanya namang fuel tank capacity is 8.1 liters na medyo tumaas na. Ito naman ang kanyang makina na may 4-stroke, 4-bulb, ESP+, liquid cooling system, 126.9cc displacement, PGM-FI na siya. Ayan. At napaka-solid nito, 160 na yan, may tatak na. At ito naman ang kanyang tambucho na napaka-racing-racing ang datingan. Ito naman ang gulong niya is 110 over 80 R14 sa harap at sa likod ay 130 70 R13. At yan na, guys, ang quick review natin dito sa Honda ADV 2022. Yan. Salamat, guys, sa panonood. Bye!